Pardalish! Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Aasenso Party List, ang first nominee mao si Kuya Mark Tolentino. Ang straight to the point kanina sa ICS Manufacturing Corporation sa Bear Brand, bumili ng Bear Brand tuwing sweldo, sweldo para may tibay araw-araw, hatulosab sa Mega Man Herbal Capsule. At agi sa tinuol nga kalipay yung mga partner, gawa sa kalipay, tinuol nga satisfaction. Mega Man Herbal Capsule ang sikreto sa malaho tayong relasyon. Kini ang balaw ni Atty. Mark Tolentino, ang first nominee sa Aasenso Party List. Atty. Mark, good morning. Eh, may buntag sa mga ramilong at mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. Kini iniubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Atty. Kumusta ang Metro Manila? Unsay kisaw sa politika dias nasyonal? Ang kisaw karon sa Cebu, ang kisaw karon sa pamulitika, naghuwat tanan dito sa Cebu, kinagsabot ang duha. Kung sa magyod, musuod ba ning babay, pagkabisi o sa magani. Mawada akong suod karon na nakoy green, akong t-shirt na green, nasa koy pula. No. Wapay update, Atty. Sa maong panagtagbo sa south of north karong adlaw until Sunday na meeting hopefully magsabot na sila unsay development, but definitely BBM will not slide down to vice president. Kuya o kayo no, kay ang north ug ang south nagtagbo sa Cebu nga pinakadakong lugar nga daghan kayo milyones ang butante. Kuya o kayo, approximately 4 million votes sa Cebu, vote rich Cebu man, dito sa Queen City of the South, dito sa tunga gyud. Tunga. Tunga sa north o sa south. Sa Cebu. Dito sila nag-sabot sa ilang sa planos pa politika for 2022. Mo na wala sa ubang political group no. Ingon ana nga mga diskarte attorney. Oh, mo na wa kay nag-away, nag-gubot-gubot pa sila. Mo nang nag-divide. So pag nag-divide sila, ang kaning isa ka grupo nag-solidify, ang isa ka group ang uban grupo, nag-away-away sila. So, murag hayag na ang eleksyon karong 2022. Okay. Attorney Mark Tolentino, dinita aning investment ba? Kining mga investments camp. Kaya nag-anhidri sa amo, na dali, na daayang kwarta, nag-PN sila, wala naka-payout. Unsa kuno'y habol nila? Sa Manila paglakag, aning mga scam, na pertindaghana din sa Butuan. Tama sa akong isulti, wa may mailad kung way magpailad. Ano na basic simple naman asya kasama ng Ramil. Mabito na kung panahon sa istorya, gwapong istorya, magpailad ka. Mabito na nailad ka kaya nagpailad. Basan ka. Very basic pa ng investment. Kanang investment, kung mo invest ka sa kabutang, labi na kanyang mga mutubo ang imong kwarta, pila ka porsinto, 20%, 10%, 5%, or even 30%. Na ang pangutana, kinsa may imong giinvisan? Asa ka di-invest? Ikaduha, ang kanang kumpanya na imong gi-invest, naba na siya investment license from the Security and Exchange Commission o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naba na siya, kung wala mag-iyan na, anong invest mga diha? Kaya in the very first place, muna na siya, diha na mabuto, muna na siyang Ponzi scheme na siya nahitabo. So, basic muna siya kasama Ramil na kung invest ka sa kabutang, dapat ang imong ang kumpanya na imong gi-investan, nag-invest ka diha, dapat na ay license to accept investments sa SEC. Kung wala na, definitely, nako kay chance or 100% chance na kana na kumpanya is a scam. So, naaman na yun ng mga requirements noon sa way sa LGU nga ma-check sa nila ato ni, like dili sa Butuan, nataga ang business permit, naka-operate ang business, pag-ando, nasira. Unsa sa way nga ma-check ni sa atong LGU para di magpataka ang issue business permit, ma-prevent ang daghanang ma-deceive aning mga investment. Kani mga business bureau, permit bureau diha sa local government units, labi na sa Butuan, sa mga local government official o local government diha sa Agusta del Norte o sa Agusta del Sur o sa Surigao. Ang buhaton ana dapat tanaon sa ninyo unsay nature of the business. Muna first,
Kung nature of the business na as siya gitawag, kailangan og secondary license. Mm-hmm. Dapat kuhaan ninyo og secondary license before mo ma-issue og business permit. Mayor's permit. Mayor's permit. Kaya dilingo na pag ni-apply, approved it. So, ayun sa tanawon, kung unsa may nature sa business. Mm-hmm. Kung ang nature sa business, investment, tanawa siya ang SEC record. Kung saan yung SEC document. Kanuha, ang ganang SEC document, ganang Certificate of Incorporation, it is only an evidence of a juridical personality of a corporation. Mm-hmm. Patwa na siya nakasuwat dito. In fact, kung basahon mo ang Certificate of Incorporation, it will not allow the company to accept investments or sales of shares of stocks na kasuwat na dito sa ikaduhan na paragraph of the Certificate of Incorporation unless there is a secondary license. Mm-hmm. Ang secondary license, muna na siya authorizing the company to accept investments. Dapat kung secondary license, naamoy ang kumpanya na ay dako na kwarta to protect the investors. Mm-hmm. Na sila gitawag bonds, requirement na ang may bonds na i-deposit sa SEC or sa Central Bank, ang purpose ana is to protect the investors. Kung wala magayon na, sikag pasod kwarta niya, tuyok ko na ninyong kwarta after na, mubuto na gihapon. So, may basic na siya. Why mailad kung walay magpailad? Correct. So, sama sa naitabo din sa butuhan, ang atong licensing division, kasigig pangsira sa mga lechon house, wa man siguro yung nahilo sa mga ipangbaligay ang lechon, ilang ipangsira, kaya doon ako na problema sa permit, occupancy, uban pa. Pero kining investment hinoon, nga klarong ilad, wala noon, gipasira. Nagsira na lang ilaha. So something wrong sa atong local licensing office. Patakag issue permit without doing or without checking kung doon na ba ni mga secondary permit? Ang tawag na kasama ng Ermil, due diligence. Due diligence. Kamo, ang local governments is to protect the interest of Butuan City and also to protect the interest of the Butuanons. Muna dapat ginbuhato ninyo. So, butuan sa butuan, itanaw ninyo ang, of course, ang trabaho sa Permit Bureau din sa Butuan is to check the city ordinance kung ni-comply ba. O dapat, tanaw sa nato, ang interest sa mga Butuano na mo invest ana na kumpanya. So very basic na ang purpose sa kumpanya accept investment. Ang kaduha na by secondary license from the SEC na by lisensya sa security and sa kaning gitawag na Central Bank of the Philippines. Kung wala na, what's your purpose? Di ayo sa issuing permit kay para maprotektahan nato ang interest sa mga Butuano. So City Hall, Attorney Kahoy, hinaot pa nakadungog mo. Ayaw ninyo siguruhan nagpanira ng mga lechon house. Sutaan ninyo, daghan pa mga investment sa Butuan, ipasira na ninyo kay ilad na. Good morning! Hello sir, good morning. Yes ma'am. Sa kamagalian, yes ma'am sir, kanang motana lang po sir kung makasood ba ang mga senior sa SS karon? Wala may opisina karon ma'am. SS. Audi sa Lone sir. Magpakuan pa ka. Appoint pagkadaan, mga ika masiguro appointment daan before makasulod sa SSS. Okay, mo report mong good, sir. Sige. I-check lang na dito ba ma? Ano may naman po si PG Lau karon? Para nga ma pangutana po nato kung unsay angay nga buhaton. Hello, good morning. Good morning, sir. Ako lang i-share ng experience kay naitabo sa Kapa ang lisensya nila dito sa Bisling City Government is convenience store. Oro to siya. So wala lang pero sekreto niya eh, front rato nila. Ang sekreto nila gapa-invest sila. Kaya kadaganan sa mga taga City Hall, mga pulis, mga military o mga maestra tanan, wala nang pumagsaba kaya naka-invest man sila. So, mo tayo naitabuhan ito, nidako ang problema, ang ito ni Katag sa uban lugar, niya, madiskitahan naman na, huwag nanay mo reklamo. Kaya naman nga, para sa anak, karong giingon ninyo nga Merck, madiskitahan na, ito na nila reklamo. Disaman sila, atong pagsugod pa na, anong mo sila mo reklamo.
Kaya pa man na okay pa man ang kwan, okay pa man ang payout. Pero mao na ginatong ang taha sa LGU po siguro is before sila mag-issue business permit, they have to exert due diligence sa pag-check sa unsa klase sa business. Kay broad man kayo, MERS Business Center. Sa ato pa, hatag na dahil lisensya ang LGU, wala tanawa. Unsa mga klase sa inyong business? Pag maingon nga bansil, unsa inyong gibay o unsa inyong gisil? Maugin na. Oh. Ang kwan po diyan na kasama. Kung napasira ang Litson House, nga nang masira na yung mga investment? Basig naka-invest po sila. Maunay pangutana niya. Sila rin na sayod, sir. Yes, thank you very much. Kasama, okay. Robin. Salamat kayo. Di ay pangutana, attorney, ginikanan gini miyanhi, sir, na ay kaso nga kong anak, pero gamay raman po ang kaso, maunang nag-plea bargaining siya. Hmm. Ang mando sa court, mag-community service. Pag-adto sa pulis, wa man siya gi-community service kay okay ra ko, no? Ulit na lang ko no sa ilang balay. Unya, ingon man ang court nga mag-render community service, nga gibalibaran man siya sa pulis nga mag-render. Di ba daw makuhaan siya, ni? Maka-apekto sa iyang plea bargaining. Ang pangutana na kung na... Ang pangutana na kasamang Ramil, unsa na klase na community service, dapat naka-specify pang limpyo, na. Limpyo, sa limpyo. Oh, sa police station, oh. Sa kuan. Nga to siya sa police. Ingo man na police nga. Wala, okay na ma'am. Uli na dito. Ayaw na pang kuan din eh. Dapat ang police mo issue ang certificate na ni conduct siya o ni render siya o kanang community service. Bisa guwa limpyo, at least na ay documentation for documentation purposes. Kasugo man sa kurte, no? Oh, so kung sa po di ingon ang korte na maglimpyo ka dito sa police station, dapat mungay kang certification sa police station na naglimpyo ka. But at least na kay documentary evidence to prove na you render community service. Bisa pag wa ka kay palimpyo, as long as naka dito, mungay kang at least certificate of appearance or certificate na nikandak ka o ni render kag community service. Di ba pag plea bargaining, community service na kasagaran na attorney, no? May uban ni community service, na uban na ulit lang diha ay one day service, depende na sa sabot kay mo makang mo angkon ka sa lower offense. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Magbuto sa ron tao, win-win solution ng government, no? Pareha ng paghatag lisensya ng mga Litson House. Even manggod na sila nga, pila ka pamilya mo ng dibuhihan, nanayin ng sila mga tabahan. Mga Litsonero ba? Dapat mong tanaman ng mga agent na din ang licensing division. Magpadala sila dito. Mauni yung requisitos para makakuan mo, maka-review mo sa inyong lisensya. I-comply ninyo na, balikan na mo after how many days para ma-proseso ang inyong lisensya, ma-renew. In that way, ano yung mga win-win solution ba? Nakag-nata-kwarta ang gobyerno. At the same time, buhi ang negosyo. Patya ang negosyo, no? Oo. Kadako mang industriya, business ang Litson sa. Dugay na doon na. Dugay na. So, salamat, sir. Win-win solution. Dili kay sirado diretso, no? Okay. Yes, sir. Salamat, sir. Ito'y komentaryo. Labot na ling. Sunod-sunod mga Litson House, gibang sira? Dari sa Butuan, Attorney Mark. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Mangbuntag. Na akong pangutana, sir. Ni Kwan lang, sir, ba? Parte sa Yuta. Yuta. Ang akong ginikanan, sir, sa OOP, 1960 pa. Sa OOP. Oo. Karon, napatay na ang tagiya sa Yuta. Karon, ang mga anak na lang nabilin. Unya karon, sir, nagbutang man ang anak, sir, og sa OOP nga bag-o. Pero kanang kuan, sir, na sila'y kasulatan sa iyang panginikanan, firmado pa og abogado. Okay. Ang akong pangutana, sir, pwede ba dahi ang anak makabutang, sir, og laing sa OOP? Laing sa OOP. Attorney? Okay. Ang kanipagong tenancy kasamang Ramil, o ganing atong listener, ang pasabutan ng tenancy, first, ang based on trust and confidence. May ikag based on trust and confidence, kung ang isa ka tao nisalig ni mo sa usa ka tao, di mo't pasabot na nisalig siya sa iyang anak-anak tao na. Kung gisaligan niya ang imong gilidikanan, di mo't pasabot na ikaw anak, gisaligan siya kaniya. Kaya ang trust and confidence is personal in nature. Personal. Problema, pag namatay na itong tag-iya,
dapat lahi na sad na relationship ang ma-establish. Relationship of trust and confidence dito na sad sa anak sa tang-iya o katong kinsay mahimog sa op dito. Muna siya gitawag na tenancy kay ang tenancy is based on trust and confidence between the landlord and the tenant. Kung namatay na ang tenant, landlord, namatay na. Pag namatay ang landlord, ang trust and confidence, nawala na sad. Kaya ang relationship sa usa ka tao, padung sa usa ka tao, it will be terminated upon the death of the parties. Pagpatay atong landlord, nawala na sad ang trust and confidence, kaya bago na masad ang tag-iya sa property, iya naman siyang anak. So ang iyang anak na sad, dapat nan sa trust and confidence sa op adto na yuta. Bot basabot, basta-basta na lang pahuaon atone ang karaang sa op kaya namatay ng pinakatag-iya na sunod na sa anak? Dili masalingon na basta-basta pahuaon na tayo gitawag na hatagas lag preference. But dili automatic. Di siya automatic pahuaon. Hatagag preference to mga anak at to mga apo sa op. Preference very gihatag. Pero dili ingon na automatic na sila mahimog sa op. Kaya ang pagiging sa op kasama ng Ramil, dili na sa iwin siya. Di ba't po sabot na sa op ka, pag namatay ka, ang imong anak, automatic sa op. Dili man iwin siya ang sa op. Ang iwin siya, ang ownership over the property but dili ang pagiging saop mahimog iwin siya. Pero same saop raman nga wa man ingon nga kini nga saop yang gihatag dito siyang anak ang tag-iya man mao inamatay anak may mao inaka-irehen siya ang trust and confidence kasama ng Ramil di na siya kanang inheritance. But pasabot kung nisalig ang tao sa imuha, kung katong tao na namatay na, di ibot pasabot ang iyang anak nisalig sa imuha. Kaya ang relationship ninyo, as long as buhay imong dua, kung namatay ang isa sa inyo, nawala na siya na relationship. Pero ang anak, dili basta-basta makapapahawa. Ang anak, dili basta-basta magpahawa. Okay. Na ay due process. Wagigyan po na siya. Wagigyan po na siya. Paminasa. Wagigyan po na siya sa agrarian office. Okay. O sa'yo na itabo, ma'am, gipapahawa ba? Kuan sir kanang gikuan nga pahawa una sila pero ngano man nga ang ana ang katong gihatag nga kuan saop. Gingnan nga sa tag-iya nga pwede na ka makapahawa nang nanggipuyo diha nga kanang saop nga dati. Ari pwede. Ayaw mo gawa adto mog dar ma'am, adto mog dar. Dito na bitaw dar sir. Sa ingon sa dar. Kuan gadud mo na ila ingon nga dili daw kabuot ang saop nga daan. Nga papahawaon na diretso? Oo. Oh, pwede na kuno makapahawa. Anak din na attorney? Pwede na gina, no? Pwede pahawaon, pero di automatic. Mga yung mag-due process na. Ayaran mo, anak, ma'am. Proseso. Tagahan mo compensation, anak. Matumos darab, anak. Kuan man na, sir, God. Wala may gipalta nga abang. Puros good kada abang na amantanan ang resibo. Lagi. Oo. Kunya, ikatulo raman ang tag-iya. Tulo kabahin. Oh, ikatulo ang saop, isa ra kabahin ang tag-iya. Which is mama nang gi-allow ka sa kasabutan? Oo, na pirmado og abogado. Oh, so sa dar ang mo resolve na ma'am, ayaw mong hawa. Okay. Thank you ha. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Thank you, kayo. Unsay ikaso sa barangay kapitan attorney nga gipatindugan og kukritong balay ang duga, ang dagat og pigiri. Diri ni sa among probinsya sa baybayon na turni din ang dagat o ang pigiri gitukuran o kuan mura og ni kawat sila sa baybayon ba ang kanang, dagat magod for sure land bangon asya kasamang Ramil ang tagiya ng gobernoman. So ay mareklamo na except kung nag-issue ang DNR o for sure list. So kung naigituko diha na way klaro akong igituko sa barangay captain kung private lang yung pagtugod na wa man ay problema kay wa may tiktili wa may tagiya na diha. Pero kung kwarta sa barangay ang igamit, diha siya mag-issue. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, ma'am. Pwede ko mga tana kay attorney? Go ahead. Wala ko'y anak, sir, yung kanang sundalo. Doportado siya sa gabay pa, yung apelido niya ang dala, yung perma, yung apelido. Tapos, pag-retire niya, wala siya dibutang sa kuan niya, beneficiary kay Ninyo, ng siya. Pwede man siya gusto, may bawaan siyang pamilya. Karon, namatay siya, pag kuan niya, nakadawat siya kuan niya. Ang akong anak, kaya wak manakarga sa beneficiary,
Doon may katungod anak niya, nga edad pa man siyang 15. Kuila pa man siya. Pila edad? 15? 15 pa? Oh, 15 years old. Basiya. Oh, one appeal sa beneficiary sa sundalo, attorney. Apunta na, may appeal siya sa beneficiary kung anak siya sa sundalo. Anak pa siya sa sundalo? Anak siya sa sundalo? Oh, anak siya sa sundalo, pero yung atilido. Pero pag-retire niya, sir, wala siya dibutang dito sa beneficiary. Kahit, okay. Nabalaan lang siya sa iyong pamilya. Nga na siya anak sa gawas. Ah, okay. Oh, so, anak sa gawas. So, anak sa gawas sa... Illegitimate. So, ang kada siya, dapat kung i-prove nato na katong sundalo may amahan. Nipirma ba siya sa birth certificate? Wala. Nipirma ba sa birth certificate, ma'am? Ang sundalo? Oo, yung apelido binaladala, sir. Nipirma siya, yung apelido. Apelido okay. Dato, nidama siya sa apelido. So, ang katong anak sa gawas, illegitimate child. Okay, illegitimate child man, nagagawa siya katungod ato mga beneficiary dito. So, pwede siya mo claim dito kay anak ba siya sa... anak maghihapon siya. So, adto na, na-decision na dito sa, decision na dito sa GSIS, pati na, o sa, ng, sa retirement, mga retirement sa mga military, dito na niya, mo-claim mo dito, or at least, iatubangon mo, atubangan at doon, anak sa sodo, anak sa gawas, o saon, pag-settle na ninyo na problema. Pila ba kabuk anak sa sundalo, ma'am? Isa na, sir, pero, pagkamatay niya, ang nag-process, dito ngayon ko sa iyang pamilya, ipadlo man akong anak, ipangayuan siya sa iyang pamilya o ganang birth certificate okay. Na bago process niya. Ni anak man to iyang anak nga, nangayon siya picture sa iyang papa kuno nagpamatuod na nag-uban sila. Iyon ko, maadlok mga nito yung papa nga magpapicture sa una kay basin daw mo, reklamo ko, dili siya ka-retire, mo nang itago sa inyo. Mo na karoon ang birth certificate. Iyang pirma pangalan, iyang apelido, mo nang bigala sa iyang papa, karoon pa naibawan na nag-edad na siyang 20, namatay na iyang papa. Pilas na kapag igsoon? Pilas na kapag igsoon dito sa unang asawa? Kuan, sir, upat. Ikalima siya? Oo, pero siya nalay, kuan, siya nalay mo iyang best kay mga igulang naman to, na naman to yung mga trabaho, nag-graduate naman to mga college, siya nalang unta, sir, kay skwila pa man siya. Yapinti sa iyang edad. Kay ang kato mga anak sa sulod na ipotoy katungod kay sa kaning gitawag na mga beneficiaries appeal man na ang katong anak sa gawas so mo claim ka dito ini i-prove lang na anak ka atong namatay na anak to siya sa atong namatay na military mo na iyang unang requirement asa man siya ka kubra og retirement ma'am unsa nga agency kakaganyan lang siya sir army siya army unsa nga office ang kubrahan yun what? Ha? Kanang sa kuwan siya, sa GSIS nung siguro na siya magkuwan siya ng pension? Wala naman ang military na. Good karon sa GSIS attorney na nasa like Upslay, ato na sa Upslay siguro ma'am. Upslay na. I-present ang... Ngayon, sayang mga ibson, sir, di pa ngayon na siya o kanang mga kuwan. Kanang mga papel, pati kuwan, kay sila na nakunoy magpalakan. Ay, paloob to sa mga ibson, basig na ara to. Makarga siya, anak. Oh, makarga. Ingon si attorney, makarga. Makarga. Sige, salamat, sir. Salamat, attorney. Sige, salamat kayo. Salamat. Basta mga illegitimate, makarga, attorney, no? Oh, basta illegitimate child, makarga. Basta, pero ang illegitimate wife, dili. Pwede. pwede makarga if, kuan, i-legitimize na to ang iyang pagka-illegal wife. How to legitimize? Pwede gabon. Basta buwagis atong unang asawa. Hello, good morning. Muta na lang kung sa battle ni Tulentino. Go ahead. Saman. Mayang muta, attorney. Muta na lang kung ako, ninyo ko, niya, nagkabulag ni sa akong asawa. Karon, ang among pagkabulag, kay kasado man niya, kami rin nagbuhat-buhat o agreement na magbulag ni. Okay. O niya, kala siya, nalamay kay po niya karun. Ikaw po? Nalalaki, oo. Oh. Kaya nilayas mo na siya nagdahal ng lalaki. Karun, pwede ba na ako, katunga mong katulatan ng pagbulag na amo-amo rin, pwede na ako, pwede ba na, kunuran ba na sa government? Adi na, dili. Dili daw. Katong inyong sambot-sabot na magbuwag mo, bisan notaryado na siya or i-approve na dos barangay, ang purpose ng kasabutan ninyo,
di na po pwede magdemandahan og adultery or concubinates. Yun lang. Di mo pwede magdemandahan, di mo siya pwede ikiha og adultery or concubinates. Same also ikaw, di kanya idemanda og adultery or concubinates. Mayroon na siya purpose, ana, ha? Okay. Pero, pwede pa ka idemanda og Republic Act 9262. Okay, ikatulo, kung magpakasa kaglain, pwede kaya mo kayo idemanda og bigami. Mayroon na siya purpose, ana. So, dapat, dili na pwede ng sabot-sabutan lang, dapat annulment din ang buhaton. Hmm. Hello, sir? Attorney. Ah. Kana siya karon kay na may iPhone niya. May iPhone. Oh, pwede yung demanda, kana. Unsay demanda, attorney? Adultery. Adultery daw, sir, adultery. Adultery, pero ang kaso ana ma-dismiss kung ma-presento niya tong inyong kasabutan, kay ang kanang gitawag forgiveness or consent is one of the defense in adultery or concubinage. Okay. Si kay pati kusuga ang yang radyo nag-feedback sa atong program. Attorney, unsay imong ikasulti aning akong bana nga nag-ampon nangadap nga walay legal adoption paper og gipadala sa iyang apelyido nga ang bata 18 years old na, school na kini sa Agusan High ug wala pod perma birth likod sa maong papel ang akong bana. Unsa? 18 anyos gi-adopt si imong bana? Oh, nangadap ang iyang bana, 18 anyos na, why papel? Why legal adoption attorney niya? Siyar ba daw ga perma sa birth certificate sa likod? Ha? Where nagduda, where kadudahan na? No, kadudahan ng ano? 18 anyos. Oh. I-adapt. Oh. Basin dili na adapt si imong bana, basin lahi na. Basin iya gid na ba? Gipatuo lang iya gid. Oh. Oh, ana. Okay, di pa imong magkasya sa birth certificate. Basin iya siya may amahan sa bata. Basin iya gilimod lang sa imo. Oh, gilimod lang. So, klaro wala diha kay ang adoption man god as a general rule, it should be judicial in nature. Muna siya ingon sa balaod. Of course, muagi na iuban, muagi og administrative proceedings, ipadeclare siya as available for adoption, but still, katong mga birth certificate, muagi yung korte na siya. Dili na ingon na sabot-sabot lang, ako na yung anak, nagkuha kang itoy, di na inana. Dapat muagi korte, muagi og proseso para mahimo siya ang matawag na legal adoption. Ang epekto mong sa legal adoption ka sa mga mail, legitimation. But pasabot ang legitimation kung unsay katungod sa anak sa sulod, more sa ni katungod, same katungod sa anak na adopted. Okay. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, kanang nakit po ta ni attorney, sir. Kanang problema ni sa akong kaila, ang iyang bana, gitapop ay gikasuhan daw o great. Ang nagreklamo ani sa Manila, 2015, ang nag-rape, 25 ang edad. Tapos, ang iyang bana gidakop, taga diri sakop sa Santiago, 48 ang edad, na prison taong karong sir, muduha na kabuan. Kung sa kailang buhat mo na, sir. So, ibong bana, gidemanda o rape? Yeah, nagkaparehasan sila o ngalan o apelido, sir. Ano, pero dili mao? Oh, dili mao. Unya, ang pagkaroon, wala pa kagawa, sir. Adi, kung atong klaro na dito na ipaklaro na dito sa kapulisan kung mao ba gina tanawa kung pahayag apelyido, pahayag pangan, pahayag middle name. Klaro na dito kay basi sayop na lahi to na tao, man tao ang edad, pila edad. Di ba ang sa Manila kung kung di gani pagawson sa pulis mag-file mo og petition for kuan habeas corpus para makagawas na siya kay illegal na ang pagpadakop pagpapreso sa pulis. O nag-ground na lahi ito na tao itong ilang warrant, lahi itong imong bana, lahi pangan. O lahi na siya, pero pangan, but di na siya mao. So, mag-file, kung dili pag-auso sa police, mag-file mo o itong petition for habeas corpus. File daw ka petition for habeas corpus, ma'am. Konsulta ka abogado niya sa inyo. Salamat, attorney. Salamat, ma'am. No? Salamat. Luya po kayo, day, attorney. Makapalihan ang pangalan. Tungkol kayo, dahil nakita tao sa Pilipinas, sa mga mail, labi na ka ng mga common na pangalan, mga Mark, common ka na, Ramil, common ka na, dahil kita yung mga sangay. Pero, uban, nasa pahayag apelido. Nasa na. Pero, di hayo tayo mag-usay, isang middle name kayo, usay magkapareha. So, dapat bantayan sa kapulisan na di tanan unsay na kasuot sa warrant mo na siya kay basig lain doon na tao ilang gida ko. Daghang Mark, pero nakalahe sa ubang Mark, dili gwapo. Si Mark Tolentino, gwapo.
Ah, ba na? Same as to Ramil. Nag-hayamil. Oh. Isa yung banggitan. Ramil, bangis. Banggitan. Hello, good morning. Hello, Sir Ramil. Good morning. Maraming buntag. Yes, sir. Nala ko tumutana ni Attorney Sir Ramil. Go ahead. Kusa ko ka... Jaman. Sa ko ka member sa saka ko pinir sa Butuan. Oo. Nakaloon ko 30,000. Mm-hmm. Kung sa gamitun ako, wala na ko kabayad kay nabdan ko nga nasakit ko. Mm-hmm. Mga upat na katuling nga rong kay paralyzed malagi ko. Mm-hmm. Kasi kaya ang katong nutangan ako, atong gang yung na namang ko eh, sabi yung na 20,000 na 30,000 na akong utang, wala ko kapasipis pagbayad. Didak lang. Ako lang ninaya ng 10,000. Mm-hmm. Nabili man sila mong sugot ko kami. Kung sabi nga oh. Nabot o kuhan nga, ila pang ipa rin nyo. Kahit parang kuno na insurance na kung loon, insurance kuno magbayad. Mm. Ang insurance may babayad din na mao. Hmm. Ang insurance, bayadan sa insurance na kung mamatay ka. Hmm. Bonus about sa pero dili ba pwede na, attorney? Co-op. Di ba, naamagay kay Capital CBO, no? Nga imong invest. Oh, oh. Ang iya, ha? Naasay 20,000 nga CBO dito sa co-op. Oh, oh. Nakaloon siya 30. Di na siya capable mo bayad kay nagsakit. Di na pwede nga ibayad to niyang 20 niyang CBO niya sa loan. Ang GSBL, hinahinaya na lang niya. Pwede. Hindi ba mo sugot ng co-op? Ay mo na na... Gipariloan man siya. Gipariloan. Loan na tayo. Ay mo na siya. Nitik advantage na. So, mas maayo ka na nga nakita. 20 million mo na. 30 million. Anak man na yung issue. Of course, wala yung mga preso sa utang. Ang grahon, wala yung mga preso sa utang. Pero dapat, kung nakay utang, dapat yung bayaran. Kung nitik advantage sa kasakan ng mga... Co-op. Mga co-op diha. Waka ka ba? Ipa-renew ka diha. Ipa-perma ka mga dokumento. Tapos, in violation na siya. So, mas maayo na wadto ka sa PAO. PAO, Public Attorney's Office, magpatabang ka dito na ipa-canceled ang imong loan agreement diha sa co-op. Kay mo yung giabosaran ang imong pag-inusinte o giabosaran ang imong pag-mahina kay na sakit. Sa kanya na na-paralyze ka o ang giabosaran na ka sa ng cooperative. Dapat ayuhon na ninyo. I-settle na ninyo. Dari may i-settle na. Kato 20 mil, pwede bawas. Ang 10 mil, hinay-hinayan. Pwede mo na. As long as naka-intention na mo bayad, dapat bayadan. Bayadan lang na. Di ba na ingon na gitik advantage ka hasta mo abot ng isang kamilyon na imong utang, that's already in violation sa imong katungod isip o sa katao. At kung ka sa abogado, sa Public Attorney's Office, para ipa-cancel to tanan utang, kung di magani, mo-file ka kaso sa court o the ground na kanang ilang gibuhat sa imuha is iniquitous and excessive terms sa contract. Iniquitous. Iniquitous excessive. But pasabot, dili siya fair. Excessive siya. So, sobra kay interest. So, di siya fair. Labi na sa kanang ni-take advantage to na kumpanya para sa imuha. Narabay ubang co-op. Pasensya uba, sa uban nga maayo nga co-op. Narabay ubang co-op nga grabe maningil silang membro. Pero sila mga officers, si Giglon, way klarong bayad-bayad. Dili pangipiton. Mga membro rang loy kayo. Loy ang mga membro. Maragi po na mga kapakapa ka ng mga inana. Maragi po na indirect lang na di maklaro kay na illegal na tago sa dokumento. Tago sa CDA. Pero, Cooperative Development tago Authority. Tago sa CDA pero naka-asinso o nahayahay kato mga ng lingkod. Mga nang lingkod ya sa cooperative. Anong doon ay co-op karon rin sa Butuan nga perteng gubuta. Nagka-faction-faction. Good morning, attorney. Mangutana lang ko sa wala pa nagbahinay sa yuta. Naa na ang CR. Hangtod sa nagbahinay na, nako ang CR kay nahisakop man siya sa yuta. Ingon sa tag-iya, pabayaran dag 40,000. Ang ayan ba kumubayad, attorney? So, bahinay sa yuta, na CR. Unya kay, na CR. Naasayahan so, man na tunong, dito, wala dito sa tag-iya, mingon ang tag-iya, bayari ko anang 40,000.
Sakto ba ato ni? Pwede ba ka, pwede man mo, pwede man kaniya pabayadan, pero kung di, kung di ka mo bayad, di kaniya papagusog bayad. Kung di ka mo bayad, di patanggan niya si Casillas, ipado, ibalhin siya iyahang lugar. Ano na kasimple. Apil lang na deposit dito, ipahabwa niya. So, para siya pasabot. Pabayad nun kastang iya, pwede ka mo bayad para maimon ang Casillas. Pero kung di ka mo bayad, di ka mapagos, pwede niya tanggalon ang Casillas. Tanggalan na imong Casillas, dal ang sulod na niya. Or balis mo imong yuta. Ano ka simple. Hindi na lang i-ordinate ang CR, no? Total, nabahinan bitaw po siya. Good morning, Atty. Mark. Nagbulag mi sa kong asawa 3 years na. Og tagbo mi or magkita sa public places. Iya man kong singgit-singgitan pakaulawan. Naman ta iya bago nga bana. Unsa may akong buhaton, Atty. Pwede ba na ako maka-file o kaso niya or mag-file na lang mag-analmet? Basin ka lang pakauwaw sa imuha ka ng singgit-singgit. It shows na kanimong asawa nagbuwag mo tulog katuig, nag in love ba na sa imuha? Wa ka mubuon pa. Wa pa na ka mubuon kay kung wa na in love sa imuha, wa pa na siya ay wa pa na kung nakamubuon na at least civil siya sa imuha. Pero kung di siya civil sa imuha, away-awayon pa ka, singkasingkahan pa ka, pakawawan pa ka, it means na agi pa na gamay pagbati sa imuha. Pero kanang iyang gibuhat, dili man naingon na fair sa niyang gibuhat, kanang mapakaawas sa katao. Kung naon kaniya, pwede mo siya idemanda o pwede niyo idemanda slander of deeds, oral defamation. So, pero mas maayo para makamubuo na mo, na nasilain ba na o nasilain laki ikaw nasa kilain, mas maayo mag-file mo annulment on the ground na para di nakabana niya, di nasad siya asawa ni mo. Para what, di na magsinggit-singgit. O, kanang singgit-singgit. Actually, kasama rin, kanang mga annulment o manang kasagasal, papilya man ha. Pero kung bisan pag-annulled mo diha, buwag mo diha, pero kung naagi po may pagbati isa't isa, naagi po na, dili man naingo na it follows na annulled mo, wala na kayo pagbati sa imong asawa. It doesn't follow na nakasal pa mo, ang inyong pagbati dapat nahigugma pa kasi mong asawa. Sama sa resulti na you cannot regulate love. You cannot correct. Regulate sex. Yeah. You cannot regulate marriage. Kung musinggit-singgit pa ganyan na, hagita, dalag sa usaka lugar, di ba? Di na na musinggit, sunod yung kita. Basing nakuwangan lang. Nakuwangan lang. Sige pa nagsinggit-singgit, hagara. Kanang kamuran doa, di ba? Sunod, di na na magsinggit-singgit. Mukiat-kiat na lang. Mag-smile na, mag-isingisi na lang. Ngayon na nga, okay pag ayaw si Mark, oh. Kung bati pa kayo. Lahit na yun si Mark. Lahit na yun. Hello, good morning. Last caller ni. Hello? Ah, okay. Naputo lang yung tawag. Good morning, sir. Nagpasukod mi gyuta. Lima kaigsoon, ako father, ang apo sa ako ante nag-asog share nga 1,000 square meter. Kay gahago daw sila atiman sa papel. Pwede ba dahil na? Depende sa inyong sabot. Depende sa sabot. Kung naamoy sa pamilya, ang inyong buhaton na maghimo mo extrajudicial settlement with extrajudicial partition. Magsabot mo sa pagbahin, pwede ang katong ni gastos sa pagbahin sa yuta, katong ni bayad sa mga buhis. Maybe i-charge sa yuta, pero ako daw share. So, depende sa inyong sabot. Kay pamilya man mo, o nang itawag extrajudicial settlement with extrajudicial partition of properties. Okay. Kasama ang Ramil, unsa may among buhaton, gipadalaan man mi og sulat sa usa ka abogado regarding ni sa utang gigulat ra ba mi nga kasuhan. Angay ba mi muto ani? Muna, ang tawag na kasama ang Ramil, demand letter. Ikita mo gud mga Pilipino, basta mangutang, buutan kita. Pero panahon na ganit, nagtiksukot sa utang, maglimot-limot, ta. Mabito na natin kita dawag og demand letter. Ang demand letter, kay ang kanamagong obligation is not due and demandable except upon a demand. So, demand na siya. So, mas maayo, inong tubagon ng demand letter na. Pag magtubag ka na, kung na may obligasyon, dapat bayadan ninyo inyong obligasyon para wani kaso mahitabo. Okay. Attorney Mark Tolentino. Aasinso party list. Salamat, Atty. Sa imong oras, karong buntagag sa mga nahatagan na itong tubang. Sa ilang mga pangalaman ng legal. Salamat kasama kami ng itong mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. And please, for more legal advice, please call me sa mobile number na ito sa 0917-329-5353 o sa smart 0968-881-1912. And please, don't forget to follow my Facebook page sa facebook.com
/MarkTolentinoLaw o sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog sa kini ang balaod, aasenso ka, kauban ang aasenso party list. Thank you very much si Attorney Mark Tolentino. Straight to the point. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Sa kini ang balaod, so straight to the point, hatod sa Tanduay Light. Tanduay Light, gaan pag may kasama, hatod Shell Batch of 24 Hours Gem Protection approved by the Philippine Nurses Association. Hatod usab sa ECS Manufacturing Corporation o sa Bear Brand, bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Resel Tango Branyada, may buntag Radyo Man Ramil. Namino mi sa iyong programa karon si Gong D. Si Sir Umbit Mordino, J.O. Fortun. Uguban pang daghan ng mga naka-Facebook Live karong buntaga. Inyong Radyo Man Ramil, banggi sa takaranan. Straight to the point. Straight to the point. DXBC. Atak RMM. Alang sa inyong opinyon, komentaryo sa mga mainit o nagbaganga isyo, reklamo batok sa mga opisyal sa gobyerno, lakip na serbisyo publiko. I-text lang sa RMN Text Hotline. Text Hotline. Numero 0920-825-4257. Text Hotline. 0920-825-4257. Text na RMN Text Hotline. Text Hotline. Radyo mo nationwide. DXBC. Tatak RMM. Ito ang DXBC 693 sa Butuan, numero 1. Tatak RMM. Alas 9:33. Tatak RMN. That Time Check was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon. Ito ang DXBC 693. Tatak RMN. Alas 9:34. Tatak RMN. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. Himbing, gising, palit, buong gabi, on repeat. I-pampers overnight pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers overnight pants. Sulit, based on average overnight load. Bagong Pampers overnight pants. DXBC. Tatak RMM. Mga Mars and Bars, nasubukan niyo na ba ang White Rose Papaya? Kakaiba ito dahil hindi lang papaya extracts ang laman nito. Meron itong vitamin B3. I-google niyo. Vitamin B3 ay isang ingredient that does much, much more than whitening. Isa-isahin ko kung paano ito nakakatulong ha. Nagre-reduce ito ng skin pigmentation like sunspots, age spots. Nagbabawas din ng fine lines and wrinkles. Nagre-reduce ng sebum production para hindi oily. Pati appearance ng pores, nababawasan. And ang pinakagusto ko, pinapabilis niya ang whitening process. Kaya naman, ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Yan ang papaya puti, papaya fast. DXBC. Tatak RMM. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatball, bangong kumaka-bloom. Charm Fatball, gamit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fatball, bangong kumaka-bloom. Charm Fatball, gamit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. DXBC. Tatak RMM. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay.
sweldo, bumili ng Pear Brand 2.4 kilogram pack. Kaya nga araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice, sweldo na, nice, sweldo na, nice, sweldo na, naibili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suki.